Believe me well. Ayon na Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Mission Ship Sangyang, the program is like easier to subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners. Dito po sa ating Jumsanin, Facebook. Ngayong kapayapaan at habag biyayang Diyos ay suma sa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung Presto Maka Apostolic Believers of Christ International, mga patid sa oras nito. Una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon. Today is April 20, 2024. Now, kapatid, this is the day that the Lord has made. Rejoice unto God, because God is good all the time. Kapatid, magpasalamat naman tayo sa bagong araw na naman. At lahat po nagdiriwang ng karawan, happy birthday po sa lahat. Naway ang biyaya, habag, dagdag ng mga araw taon, lusog na katawan, ay ipagkaloob sana ng Panginoon Jesucristo sa inyong lahat. Kapatid, ito po ang ating ginagawa sa bawat araw sa ating YouTube channel, Facebook. Nag-create po tayo ng mga video upang iparating natin ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Dahil ito po mga kapatid ang pinakamahalaga sa atin ang salita ng Diyos kaysa mga bagay na ating nakamtan. Now, lahat po na ating mga hinahangad sa buhay ay alam po ng Panginoon mga kapatid na yan talaga ay nais natin. Subalit, ipasadyos lang po natin ang lahat sapagkat ang Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan niya ibibigay sa atin ang ating mga ninanais. So malaga mga kapatid na tayo talaga ay makinig ng salita ng Diyos dahil po ang salita ng Diyos mga kapatid ang nagbibigay po ng buhay na walang hanggang. At yan po mga kapatid ang pinakasintro ng ating ginagawa sa bawat araw ng mga video na ating pinupost sa ating YouTube channel, sa Facebook. Ito talaga ay pinagsikapan natin na makapag-post tayo sa bawat araw ng mga video tungkol po ng salita ng Diyos para po na kahit papano na marami tayong matutunan at maging anak tayo ng Diyos. Dahil po mga kapatid sa salita ng Diyos, dito po tayo naging anak no sa salita ng Diyos. Hindi po sa ating relihiyon. Dahil ang sinabi Biblia mga kapatid na tayo po talaga ay ipinanganak ng kapatid. Ayon po sa sulat ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 1 na tayo po ay mga anak no. Mga kapatid na Diyos, kaya talikuran natin ang ating mga masamang pamumuhay. Kasi yan talaga ang pinakamahalaga no, sa lahat ng panahon ng ating buhay ay talagang malaman natin. Hallelujah! Na tayo po ay pinili ng Diyos, mga kapatid. Kaya ito ay ginagawa talaga natin ang pagsaliksik ng kasulatan para po na tayo po ay makakaalam na mga anak ng Diyos na talikuran na po natin ang makamundong pamuhay. Pakinggan natin sa 1 Peter chapter 2 verse 1. Dahil ipinanganak na kayong muli, talikuran nyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at lahat ng paninirang puri. So yan mga kapatid, dahil pinanang tayo muli, so yan talaga ang kailangan natin, no? Kailangan natin na malaman na ito talaga ay paano tayo maging anak ng Diyos sa ating pong mga kapatid, pakikinig po ng salita niya. No? Kasi pinili tayo ng Diyos Ama, noon pa ay maging anak na niya tayo, sumagitan na ba ng Espiritu. Para sundin natin ang mga aral ng ating Pinong Kristo, na sapagkat inilis na po tayo sa ating mga kasalanan sa bagitan po kanyang dugo mga kapatid. So dito tayo naging anak mga kapatid sa kanyang kamatayan sa cross para makaisa po tayo sa kanyang kamatayan at maging anak na po tayo ng Diyos. Sapagkat pinili tayo ng Diyos mga kapatid mula pa na pasimula mga kapatid ay hinira na po tayo ng Diyos.
At dito mag-ianak mga kapatid, sa pagitan po ng salita ng Diyos ay binigyan po tayo na pagkataon na tayo talaga ay makaalam ng katotohanan sapagkat pinili na tayo mga kapatid. Tandaan po natin sa 1 Peter chapter 1 verse 2. Hindi na kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, para sundin niyo si Jesucristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan niyo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumain niyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan. Amen. So mga kapatid, sa pagitan po ng kanyang dugo, dilinis po tayo sa ating mga kasalanan. Ayan mga kapatid, ating pinapangaral halos bawat araw parating natin itong kapatawaran sapagkat lahat ng tao talaga ay nagkasala at walang matuwid sa lupa na gumagawa ng katuwiran hindi po magkasala. Tanda po natin yan. Kaya para hindi po tayo umasa ng katuwiran natin, kaya pinapaalam po ito sapagkat ang Biblia nagpasasabi na walang taong gumawa ng matuwid dito po sa lupa na hindi po siya magkasala. Kaya yan ang pinaka-sintro ng buhay natin. Malaman natin paano mapatawad tayo sa ating makasalanan. Ecclesiastes, kumangaral, kabanata 7, talata 20. Wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So yung mga batid, tanda po natin yan na ang naisa pa yun din na sana ituwid tayo sa ating pamumuhay. Pero hindi may iwasan talaga sapagkat mismo ang tao naman din ang humahanap ng sarili niya ang paraan na talagang magkasala tayo kung hindi sundin ang paraan ng Diyos. E kung paraan ng tao ang susundin niya, magkasala pa rin. Pero ang paraan ng Diyos sundin natin, so may iwasan natin ang pagkasala. Kasi sinabi po sa Ecclesiastes kumangaral, kabanata 7, talata 29, ganito po ang sinabi po ng sulat ni Haring Solomon. Higit sa lahat, ito ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na maduwin, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama. So yan po mga batid. So ang plano ng Diyos, gawin ang tao na matuwid. Pero minsan kasi ang tao nag-isip ng maraming paraan para magkasala. So tulad ng pangnanakaw na labag naman kasulatan sa banal at aklat, ang pangnanakaw hindi po talaga yan maganda sa paningin ng Diyos. Nangalun niya, nakiapit, naglalasing, nagsibas-diyusan, mga imbayo tumboy, pagtunghayaw, nira ng kapwa, naglalasing, at nagsinungaling. So, yun po. Nakasulat sa Biblia ang mga kapatid para maiwasan natin. Pero kung ang taong sumarap ng sariling kata, kung sa kanya sarili na sabihin natin kaisipan, ang sundin niya ang kanyang naisip, magkasala talaga tayo. Kasi ito sinabi talaga ni Haring Solomon, mga kapatid. Sa Ecclesiastes, mangaral, kabanata 7, talata 29. Higit sa lahat, ito ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama. So yan mga batin. So ikaw, kapag ang paraan natin po, hindi po paraan ng Diyos ang ating ginagawa, so magkasala talaga tayo. Kaya ito po ang dapat natin malaman na sa bawat araw, dapat ito ang ating gagawin. Dapat gawin natin ang nararapat po tungkol po sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ito ating ginagawa mga kapatid dahil tayo yung mga anak ng Diyos, dapat talikuran na natin mga kapatid ang ating mga pamumuhay na hindi po nakabuti sa paningin ng Diyos. Kasi yan lang po mga kapatid ang may isa pa inoon na gawin tayong matuwid. At paano maging matuwid po tayo na ang ating ginagawa yung sarili natin nating katha, yung sarili nating plano, desisyon. So hindi tayo maging karapat-dapat yan kasi tayo humanap ng sariling katha, hindi po plano ng Diyos ang ginagawa natin. So gawin lang po natin ang kalooban ng Diyos, anuman ang ating kahantungan sa sinimutan na ito, sapagkat ang mga anak talaga ay tumalikod na po sa pamuhay ng makasalimutan. Ayon po sa 1 Peter chapter 2 verse 1, ating key verse. Dahil ipinanganak na kayong muli, talikuran nyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at lahat ng paninirang puri. Ayan mga kapatid, no? So yan po ang ibig sabihin. Hindi pwede mga kapatid na Christian ako, may alam akong salita ng Diyos,
pero ang ating pamuhay, nanira ng kapwa, nanira ng puri ng kapwa. Diba? Mayroong binabansagan sa limutan niya yung Martis Martis. So ano po yung tinawag na Martis Martis? Mga tismusa, tismuso po yan mga kapatid. No? Hindi po talaga yan na pamuhay ay maganda. Kasi kaya nga binansagan ng Martis kasi nakikialam po. No? Nakikialam po ng buhay ng may buhay na ang kanilang sariling buhay na pinakialaman at hindi na tinitingnan. So ganun po ang sanlibutan. Kaya mga anak tayo ng Diyos. So kailan tayo maging anak ng Diyos? Mga kapatid, ito po yung sumagitan ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay naging anak po tayo. Hindi po tayo naging anak dahil sa reliyon natin. Naging anak tayo ng Diyos sa salita ng Diyos natin na pakinggan. Kaya dapat natin maintindihan, mga kapatid, kasi dapat alam natin ito. Kasi mahirap na, mga kapatid, na umasa po tayo ng kaligtasan, pero hindi po natin nalalaman kung ano ang tama na pamumuhay. So dapat lang, mga kapatid, na ito maging anak natin. Sabi po sa Santiago chapter 1 verse 18 na ipinanganak tayo, mga kapatid, ng sumagitan ng ating pakikinig at panampalataya ng salita ng Diyos. Santiago 1:18, yan ito, mga kapatid, ang sinabi ng Biblia na ipinanganak tayo, no? Hindi, mga kapatid. Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. Diba? So, sa pamamagitan na ating pakinig ng katotohanan, so sa salita ng Diyos, naging anak po tayo. Kasi ang salita, katotohanan po. So, pamamagitan ng salita ng Diyos ay ipinanganak tayo. So, kaya yun po ang ating inaasahan at nanalig po tayo ng salita ng Diyos na totoo talaga kasi ipinanganak na tayo sa kanyang salita. So napakahalaga, mga kapatid, na malaman po natin na ito po ay nagbigay sa atin ng katatagan ng panampalataya po natin kasi ito po talaga ay na isang Panginoon magkaisa po tayo sa pag-aasa na ito. At alam na po ng Diyos na tayo po talaga ay nangailangan ng mga bawat araw na ating hinangat, ating mga financial. Pero hindi po dyan lang po tayo pinagpala ng Diyos sa mga patid bagay na ating hinangat, kundi na ang pagpapala ng Diyos hanggang po sa pangalawang buhay. Mga patid, tandaan po natin yan. Hanggang po sa pangalawang buhay ay talagang inaasahan po natin ang buhay na walang hanggang dahil maasahan ng Diyos na nagtawag po sa atin. Kaya po ang dahilan na binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon para po na tayo susunod po, no, sa halimbawa niya. Ito'y sinabi po na mananaklat dito po sa chapter 2 verse 21. Mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Yan po, mga kapatid. Tularan natin si Kristo, hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. So paano na ating pumay sinungaling, makasalanan, so hindi natin tinularan si Kristo. Malayo po tayo sa pagkamit ng buhay na walang hanggang sapagkat malayo po ang ating pamuhay kay Kristo. Si Kristo, hindi nagsinungaling, hindi nagkasala kailanman. Na ngayon, lumayo tayo makasalanan, sinungaling po tayo. So, baguhin na po natin ang direksyon ng ating pamumuhay. Iwasan na magsinungaling, iwasan na magkasala para matularan natin si Kristo sa kanyang pamumuhay. So, hindi pa huli ang lahat. Habang buhay pa tayo, may pag-asa. Kasi minsan po talaga ay ang ating panampalataya, minsan mga kapatid, hindi po na natin na at tinapakita po sa sanlibutan na tabunan po ito na ating suliranin, ating panampalataya. So, kasi ang Diablo, ganun talaga. Palagi ang Diablo nakapaligid lang sa ating pamamahay at naghanap ng malalapa. So malalapa talaga tayo kung wala po tayong alam ng salita ng Diyos. Kasi ang Diablo talaga, parang leon na umuungal.
Ayon po sa 1 Peter chapter 5:8, no? Chapter 5 verse 8, na ang diablo umaaligid lang sa ating pamamahay at naghanap ng malalapa. Kaya malalapa talaga tayo kung kulang tayo ng sandata, sapagkat ang sandata ng Diyos kinakailangan natin yan dalhin sa babat araw. Kasi ang diablo babat araw talaga ay hindi pa siya natutulog na nais magligaw ng kaluluwa ng tao papunta sa impyerno, dahil yun talaga ang kanyang trono, ang impyerno na kanyang pupuntahan. So mahirap na mga kapatid, no, na tayo pumasa. Mga kapatid, tanda po natin itong pag-asa natin ng kaligtasan. Alam po ng Diyos na talagang ganun na lang ating hinahangad ng kaligtasan talaga. Pero mga kapatid, ang kaligtasan na ito, hindi natin makamtan ito kung hindi po natin alam ang salita ng Diyos. So tularan natin si Kristo na tayo mga anak ng Diyos. Yun talaga ang ating nais, na sana po na maalaman natin ang buong katotohanan kung ano ang pamumuhay na dapat nating ikabubuhay sa salimutan na ito. Na walang iba mga kapatid, na ating pamuhay kailangan po na sundin natin ang Panginoon Kristo, sapagkat nag-iwan siya ng halimbawa sa atin. Ang sinabi ng mga banal na aklat, ang mga pagdurusa ng Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo itinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. So dapat iwasan natin ang pagsinungaling, iwasan ang kasalanan, dahil si Kristo po wala siyang kasalanan. Alam naman natin na sinabi ng Panginoon sa Mateo in chapter 12:31 na lahat ng kasalanan tayo mapatawad. Kasi ang dahilan na naparito siya, siya ipinako sa cross para lang po mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. So wala siyang kasalanan, pero naipako siya sa cross dahil po sa ating pagkamakasalanan. Dito mga kapatid, sa 1 Peter 3:18, sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang kasalanan, at minsan lang siya namatay para sa ipagpatawad ng ating makasalanan. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan para madala tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman pero binuhay siya sa Espiritu. Na purpose pala namatay siya para madala tayo sa kanyang kaulatian. So mga kapatid, napakalaki po ng biyaya ng Diyos sa atin. Minsan kasi ang biyaya ng Diyos na ito na inasahan ng salimutan ay naging kapahamakan. Kasi maraming umasa ng biyaya. Na mga kapatid, alam naman natin na ang biyaya na sinabi ng Biblia, ito po nagtuturo. Ang biyaya po na ating inasahan, nagtuturo po ito sa atin. Hindi tulad ng iba na umasa ng biyaya. Pero ang pamumuhay na naman ay walang pagkakaiba sa sanlibutan. Nang umasa ng biyaya na ito, sapagkat sinabi ni Tito, mga kapatid, tandaan po natin na si Tito po ay sumulat dito po sa Tito chapter 2:11-12. Sapagkat ang biyaya ng Diyos nagbibigay ng kaligtasan ay nahihag na sa lahat ng tao. Sa verse 12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng masama at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito na maayos, matuwid at makadiyos. Anong sinabi ng banal na aklat? Mamuhay tayo sa mundo na ito na maayos, matuwid at makadiyos. Yan po ang maghintay ng biyaya ng ating Panginoong Kristo. Kaya ano ang gagawin natin, anak tayo ng Diyos? Pero sa ating pagkaanak ng Diyos, parang hindi natin mapakita na ating Diyos Ama, siya po ay banal. Siya po ay Diyos na mahabagin, mapagbiyaya at maawain. Sa ating pamuhay, iba tayo. Iba tayo sa ating Diyos Ama. Ang Diyos maawain, ang Diyos mahabagin, ang Diyos mapagbiyaya. Pero sa mga patid ating salita, hindi po nakapagbigyan ng biyaya. Ito po yung nakakalungkot at nakakasama na ating kapwa, ang ating salita. Na mapagmahal ang Diyos, pero hindi tayo marunong magpatawad. Kasi ang sabi ng Pedro is sa 1 Peter chapter 4 verse 8 na magningas kayo sa pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip, nagpapatawad ng maraming kasalanan. Pero mga kapatid, andali nating mainis, andali nating mapuot.
paano na lang ating hinintay na kaligtasan at sinabi natin anak tayo ng Diyos. Alam naman natin anak ng Diyos na perito, ating Pinokristo, at nag-iwan ng halimbawa sa atin hanggang ipinako sa cross. Hindi siya nang atubili na ibigay ang kanyang katawan sa taas ng cross, alang-alang po sa atin. Pero ngayon, ang gusto ng tao, siya lang ang palaging tulungan. Pero sa iba, hindi marunong tumulong. Di ba may ganyan? May mga tao na naghangad na lang kung sabihin natin umaasa sa ibang tao. Pero ang kanyang pamuhay, hindi marunong tumingin sa ibang tao. Paano? Paano mapahayag? Paano makita ng tao ang liwanag ni Kristo sa atin na tayong mga anak ng Diyos? Pinatuan ng Biblia po, naging anak tayo ng Diyos sa pangitan sa kanyang pangalan. Ayon po sa John chapter 1 verse 12. Sa lahat sumampalataya ng kanyang pangalan at tumatanggap, binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan, maging anak siya ng Diyos. So kailan tinatanggap ang pangalan na ito? Nang naunawaan po natin ang salita ng Diyos, na tayo po nagsisi na po sa ating kasalanan at nagpabautismo tayo sa pangalan na ito dahil nagpapatawad ito ng ating kasalanan, diyan na tayo naging anak ng Diyos. At dahil mga anak tayo ng Diyos, tayo po ay tinuturuan bilang mga anak ng Diyos. So, yan mga kapatid, disiplina ng Diyos sa atin, tinuturuan tayo ng tama na pumuhay kasi ang naghintay ng biyaya na ito, na itong kaligtasan, ay dapat talikuran natin ang makamundong pamumuhay. Makamundo na pagnanasa, talikuran na po. Sapagkat umaasa tayo talaga ng biyaya na ito. Kaya dapat alam natin ito mga kapatid, hindi man lang tayo ma-perfect, hindi man tayo talaga sabihin natin makapagmalaki na talagang dahil pastor tayo, perfect tayo, dahil ako pare, perfect ako, dahil ako tagapagturo, perfect ako, dahil ako Christian, perfect ako, dahil ako manampalataya, perfect ako, hindi po. So nais na po yun, ma-perfect tayo. Kaya ang aral na ito, mga kapatid, ang salita ng Diyos ang nagbigay ng buhay na walang hanggang. Bakit? Dahil kapag sundin natin ang salita ng Diyos, makapasok tayo doon sa kanyang kaharian. City 21 sa Mateo, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kanilang langit. Kundi tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Not everyone who said unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. But he does do it the will in my Father which is in heaven. So mga kapatid, ganun po ang ating kalagayan. Madaling angkinin, Christian tayo. Madaling angkinin, may panampalataya tayo. Madaling angkinin, ako ay pastor matagal na. Ako ay pare, nag-aral ng 7 o 12 taon. Ako ay tagapagturo ng salita ng Diyos. Nag-aral ng Biblia. Pero mga kapatid, hindi iyan ang katibayan na talagang sigurado na po tayo, ligtas na tayo. Hindi po. Dahil maliwanag talaga ang City 21 hanggang sa 23 na sabi sa 22, sa araw ng paghukom, sasabihin nila sa akin, Panginoon, di ba sa daan ipinapangaral namin ang iyong salita, ang iyong pangalan? Di ba gumawa kami ng himala kung nagpapagaling na may sakit sa iyong pangalan? Din sa verse 23, at sasabihin ko sa kanila, aywan ko, taga saan kayo? Hindi ko kayo kilala. Umalis kayo sa harapan ko na gumagawa ng kasamaan. Kaya hindi ba siya ako pastor? Hindi ba siya ako pare, tagapagturo, Christian, manampalataya? Kasi ang ating pagkapastor, ito po ay kaloob ng Diyos. At dapat ipakita natin sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, pastor tayo. Huwag sabihin pastor tayo, pero napuot naman ating mga kapwa. No? Hindi pwede. So dapat ating pagkapastor, ating pagkristyan, ating panampalataya, at pari ba, tagapagturo, kasi isa lang po ang purpose ng Panginoon, nagbigay siya ng kaloob ng mga tao, una mga apostol, pangalawa ang propeta, itong tagapagturo, itong guro, pastor, itong taga pangasiwa ng iglesia, itong tumutulong sa loob ng simbahan, tulad ng mga drum set, guitar, keyboard, bass, bulaklak, cortina, nagwawalis, nagsasaing. Iba-iba po ang kaloob ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang ministry.
So kaya mga patid, ganun po tayo. Now, ito na ba ay kasiguruan talaga ating pamumuhay? Talaga, mayroon na ba talaga tayong kasiguruan? Totoo ba talaga na itong pamumuhay natin ay wala na tayong something, no? So, dapat alam natin ito mga patid. Kasi kung may something po ang pamumuhay natin, so wala tayong maipagmalaki. Kaya, dahil mga anak tayo, ay po sa ating verse sa 1 Peter chapter 2 verse 1, talikuran natin, no? Talikuran natin ang mga makamundong pamuhay at sa itong panira ng puri na ating kapwa. Kasi ito po madali po. Madali po ito magawa ng tao kapag wala po tayo alam ng Satan Diyos, ay nakapanira tayo ng puri na ating kapwa. No? Nakatingin tayo sa ating kapitbahay, pero ating sarili, parang hindi natin nakita kung ito pala ay dapat walisan natin ating sarili kaysa ibang tao. Yan ang sinabi ng Panginoon. Nakikita mo ang puwing sa iyong kapwa, pero ang truso sa iyong mata ay hindi mo nakikita. So ganyan mga kapatid ang katayuan natin dito sa sanlibutan, na nakikialam tayo sa iba, pero ang ating sarili hindi natin napansin kung ano ating katayuan sa mata ng tao, sa mata ng Diyos. So yun po ang dapat natin malaman. Kailan natin mga kapatid mamuhay tayo talaga anak ng Diyos? Paano maging anak tayo ng Diyos na ating binabantayan ang ating mga pag-isip na sa ibang tao, wala po sa ating sarili kung ano tayo ngayon, no? Dapat mga batid malaman natin, kasi ayaw ng Panginoon talaga na umaasa tayo ng kaligtasan, pero ang ating pamuhay hindi karapat dapat, no, sa mata ng Diyos. Kaya huwag hayaan mga patid na ganoon lamang pumahin natin dito sa libutan. Puro na lang tayong pasaway. Tanda po natin, huwag tayong pasaway, kasi ayon ng Diyos talaga. Ayon po sa Mateo, pakinggan natin na City Trees mga patid, nato sa 4. Ito po sa Mateo, pakinggan natin na ngayon ito. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman napansin ang malang trusong puwing sa mata mo? So ganyan mo kapatid. Verse 4. Paano mo sabihin sa kanya, kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, gayong may malatrusong puwing sa iyong mata? Diba? Ganun paminsan ang sanlibutan, nakatitig at nakatutok tayo sa ibang tao, pero ang ating sarili hindi natin napansin na sa mata ng Diyos kasuklam-suklam na pala ito pamuhayin natin. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tinuturoan tayo ng Diyos na hindi po tayo maging suwail. Kasi umaasa tayo, anak tayo ng Diyos, tayo talaga mga Kristiyan, tayo may panampalataya, pastor, tagapagturo. Pero mga kapatid, ating pamuhay sa sanlibutan na ito ay hindi po nakikita ng Diyos ang ating totoong pamumuhay na bilang Kristiyano. Kaya hindi pa huli ang lahat mga kapatid. Marami pa po ang paraan ng Diyos, dahil po na alam naman ng Diyos na nanghangad tayo ng kaligtasan at sinabi natin mga anak tayo ng Diyos. So kaya tinuturuan tayo ng narapat na pamumuhay. Kasi ayon ng Diyos talaga na ipahamak ang tao. Diba? Sinabi po sa Ecclesiastes kong mga aral, Kabanata 7, Talata 29, ang sabi ni Haring Solomon, higit sa lahat, ito ang nalalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero ang tao naman nag-isip na maraming paraan para maging masama. No, kaya alam natin, inisip natin ito talaga ay nakabuti o nakasama sa Panginoon. E kung nakasama, iwasan na po natin yan. Kasi alam naman natin na ang mga masama, walang bagay sa kanilang langit. Na ano na lang ating ipagpatunay na mga anak tayo ng Diyos. So naging anak na tayo ng Diyos sa kanyang mga salita. Kaya nga, sinabi ng Panginoon sa Mateo chapter 12, Kabanata 11, Talata 5 po,
na siyang sumusunod ng utos na aking Ama na sa langit, siyang aking mga kapatid at aking ina. So, talagang accept tayo na kung sumunod tayo ng utos ng Diyos na ating Ama na sa langit, maging kapatid tayo ng ating Panginoong. Siya ang panganay po, mga kapatid. Pakinggan natin sa Roma chapter 8 in verse 29. Ito po sinabi ni Apostle Pablo. Sa Roma chapter 8 verse 29, ganito po ang sinabi ni Apostle Pablo. Sapagkat alam ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging anak. So alam ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging anak. Kasi bago tayo pinagsalimutan, hindi po magulang natin ang plano, maisinilang tayo. Ang Diyos po nagplano. No, ang purpose na isinilang tayo sa salimutan na ito para po sa kalahatian ng Diyos na ating Ama. Pero mga kapatid, yung plano ng Diyos sa atin, sana ng kabutihan, naging mapasama. Dahil po sa atin na din, napamuhay natin na hindi po tayo sumunod ng kalooban ng Diyos. Sapagkat alam ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang magiging anak niya. So alam ng Diyos na sa ating pagsilang sanibutan ay pinagbigyan tayo muna sa kapanahon na natin. Tanda po sa Kristo mga kapatid, yung anak niya dito sa silang po ni Maria, maglabing 30 taon na po siya nangarap po ng magandang balita. So isang basihan po yan na hanggang tayo nagkaroon ng pangunawa, binigyan tayo ng Panginoon muna ng freedom. Ikaw ang gusto mo, gagawin mo, sabi niya kay Pedro. Pedro, sa bata ka pa, ikaw ang magbakos sa iyong sarili at pupunta ka saan mo gusto. Pero pagtanda mo na, iunat mo mga kamay, iba ang magbakos sa iyo. Iba ang magbihi sa iyo. At dalhin ka na sa lugar hindi mo nagustuhan. So mga kapatid, ganun tayo. Pero ayaw ng Diyos na ang mapunta natin ang lugar na hindi magustuhan. Isang halimbawa lang po yan. Kasi ang sabi niya, ikaw lang masunod. So meaning to say, kung tayo lang masunod, dadalhin tayo sa lugar na hindi po natin magustuhan. Now, sa pumuhi ngayon, alam naman natin, may impyerno, may paraiso. Now, anong gusto natin? Impyerno ba? Di ba paraiso? Pero bakit sa ating pagkalisanibutan, dadalhin tayo sa lugar na hindi magustuhan? Tulad na isang mayaman na siya talaga ay namatay, dinala po siya doon sa nag-alab na apoy. Now, mayaman nga siya. Biblical natin yan mga kapatid sa Lucas 16 in verse 22 to 30. Mga kapatid. Kahit na po talaga siya mayaman mga kapatid, pero hindi talaga siya nakaiwas, no? Doon siya nakalagay sa nag-alab na apoy. E ganun tayo mga kapatid. Huwag tayong kumpiyansa. Kasi sa ating panahon ngayon, mahirap na mga kapatid na pag-alis na sa limutan, ating pupuntahan, kapahamakan. Alam ng Diyos po, na hanggang sa mga araw na ito, inaksip lang natin tayo mga Kristiyano, pastor to kapagturo, parit, mampalataya man. Pero sa ating pamuhay, mayroon pa rin nakita ang Diyos na mga pamuhay natin, hindi po karapat dapat. Kaya ayon ng Diyos na ang pagkahinirang natin, sapagkat noon pa man, alam na po ng Diyos kung sino maging anak niya. No? Sino maging anak niya. At siya'y itinalaga katulad ng kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Nang tama, pinatunay ito ng Panginoong Kristo talaga sa Matthew chapter 12:50. Kung sino sumusunod ng utos na aking Ama ng sa langit, siya aking ina at aking kapatid. So, ganun mga kapatid tayo. Umasa tayo ng kaligtasan, alam na po natin na talagang mayroon talagang maasahan tayo na buhay na walang hanggang. Kaya alam ng Diyos kung sino ang maging masunurin sa Kanya noon pa man. Kaya kung maging masunurin tayo, tayo po yan ang nakita ng Diyos na maging anak talaga niya. Pero kung maging suwail tayo, kapatid, alam na po ng Diyos na talagang hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Kasi tayo lang po ang naghanap ng sarili nating paraan. Diba? Sinabi sa Ecclesiastes Mangaral, Kabanata 7, Talata 29, na ito lang nakita ko na nais ng Diyos na ituwid ang tao. Pero ang tao na rin ang naghahanap ng sarili nilang paraan para sila magkasala. Kasi minsan po ang desisyon natin, hindi po talaga tama. Ang ating naisipan, ang ating nararamdaman, ang ating panalita, napakalayo po sa ating pagpatunay na tayo po ay Kristiyano. So dapat alam natin ito kasi
sayang naman ang panahon na tayo pinumay sa libutan na hindi pala ito maasahan na ang kaligtasan na hinahangad po natin. Kaya noon pa lang talaga. Kasi alam natin na sinabi ni Apostol Juan, dito makilala ang anak ng Diyos at anak ng Diablo sa sanlibutan. Paano makilala? Pakinggan natin ha. So chapter 3 in verse 10, dito po sa 1 John. Ito itong sinabi sa Apostol Juan. Dito makilala kung sino mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. So akala natin, madaling sabihin anak tayo ng Diyos, pero tandaan po natin, hindi ba siya sa bibig natin na sabihin lang natin mga anak tayo ng Diyos, na yun pala anak tayo ng Diablo. Kasi mahirap na mga kapatid, umaasa po tayo ng kaligtasan, umaasa tayo, mga kapatid, ng pagparito ng Panginoon, na tayo talaga ay makasama niya sa kanyang kalatian. Pero ang pamayon natin, mga kapatid, malayo naman, no, sa katotohanan. Kaya ito ginawa natin para po na tayo po ay hindi po tayo maparusahan. Na madali lang ang sabihin, pero alam na ba natin na sinabi talaga ng Biblia, dito makilala kung sino anak ng Diyos at kung sino anak ng Diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid ay hindi nagmamahal sa kanyang kapatid, ay hindi anak ng Diyos. So, kapag masama po ngayon natin at hindi tayo marunong umibig na ating kapwa, hindi tayo anak ng Diyos. So, kanino? May anak tayo ng Diablo? Ikaw ba isang ayon? Natawagin tayo anak ng Diablo? Tulad na sinabi ng Panginoon sa John 8 verse 44, ito po sinabi niya sa mga Hudiyo na habang siya ay nag-aaral ng salita ng Diyos, dahil po hindi po sila nakikinig at hindi na inunawa ang tungkol ng kanyang pananalita kung pangaral. Kasi sinabi ng Panginoon dito, mga kapatid, sa John 8:44, ang inyong ama ang Diablo. Bakit? Sapagkat sinabi sa 43, hindi ninyo naintindihan ang sinasabi ko dahil hindi ninyo matatanggap ang aral ko. Kapag hindi natin matanggap ang aral ng Diyos, hindi natin tanggapin ang aral ng Diyos, hindi natin unawain ang salita ng Diyos, ang ama natin ang Diablo. Ito maliwanag po. Hindi ninyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi ninyo tinatanggap ang aral ko. No, ang aral ng Diyos sa atin tungkol po sa matuwid na pumuhay. Pero bakit sinabi ng Panginoon 44, ang inyong ama ang Diablo, kung anong gusto niya, iyon ang ginawa ninyo. Alam naman natin ang Diablo ayaw sumunod ng aral ng Diyos. Pero may panampalataya siya na isa ang Diyos. Pero hindi niya magawa kung anong utos ng Diyos. Kasi kaaway niya ang Diyos. Ganun po mga kapatid, kaya tayo masunurin, tayo tinuturin ng mga anak ng Diyos. Now, kapag hindi natin ginawa ang mga aral ng Diyos, naging anak tayo ng Diablo. Sinabi dito, kung anong gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. Siya mamatay tao mula pa ng pasimula. At ayon niya ang katotohanan dahil wala sa kanya ang katotohanan. Di ka sa kanya magsinungaling dahil sinungaling siya. At siya ang pinagmula ng lahat ng sinungaling. So kaya ang pamuhay natin, ang pamuhay na pagsisinungaling, mga kapatid, hindi matuwid, hindi po talaga anak ng Diyos. So, alam na po natin, pero sinabi natin anak tayo ng Diyos, sinabi namin panampalataya tayo. Pero mga kapatid, dapat ipakita natin talaga, kaya hindi lang sumita ng bibig. Dapat gawin natin, mga kapatid, sa 3:18 sa John, sinabi dito mga kapatid, 3:18 dito po sa John. 1 John. Mga anak, huwag tayo magmahalan sa salita lamang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Now, kapag hindi natin ibig ang kapatid natin, hindi po tayo anak ng Diyos. Kasi sinabi sa verse 10, kapatid, ang sinabi dito, at dito makilala natin kung sino anak ng Diyos at kung sino anak ng Diablo. Ang lahat na hindi gumagawa ng matuwid at hindi nagmamahal ng kanyang kapatid, hindi anak ng Diyos. Kaya ang pagmamahal, hindi sa bibig lang po. Tingnan mo ang mag-asawa, yan ito na yung pagmamahal, naghiwalay pa rin sila. Pero ang tunay ng pagmamahal ay nanatili. Tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin, makasalanan nga tayo. Pero bakit? Nagkaroon tayo ng pag-aasa ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng pag-aasa ng binamalanggang dahil sa totoong pagmamahal ng Diyos sa atin. Na dahil mahal natin ang Diyos, mga kapatid, ito ang ating ginagawa.
sinusunod natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ang pinakadakila, kung pinakaunang utos sa lahat, ibigin ang Panginoon ng buong puso, buong tapat, at buong kaluluwa. Iyan ang sinabi sa Matthew 22, verse 37. At sa verse 38, ito ang pinakadakila na utos ng Diyos. Mahalin ang Diyos. Kaya kung mahal natin ang Diyos, sinusunod natin ang kanyang salita. Kasi si Panginoon, mga kapatid, nagpapatunay sa John 14:21, kung sinong meron akong salita at gumagawa, siya umibig sa akin. Ibigin siya na aking ama, ibigin ko rin siya, at magpakilala ako sa kanya. Ganun, mga kapatid, ang umasa po at nag-accept po na anak ng Diyos, tulad ng ating Panginoon, si anak ng Diyos, at maging masunod rin siya hanggang siya ipinako sa cross dahil sa pag-ibig niya at pagiging masunurin niya sa ating Diyos Ama. Tulad natin, kung talagang naman natin ang Diyos, susunin natin ang kanyang mga utos, dahil ang utos ng Diyos nagtuturo sa atin at ang utos ng Diyos nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggang. Kasi sinabi, mga kapatid, sa 2:29 dito po sa 1 John, ang sabi nito, alam ninyo na si Kristo ay matuwid, kaya masisiguro kayo, makakasiguro kayo na ang lahat ng taong gumawa ng matuwid ay mga anak ng Diyos. Di ba? Paano sabihin matuwid tayo na ang mga tao mismo nagpapatunay sa ating pamumuhay na pasaway tayo? No? Pasaway tayo, tayo na lang ang sanhi na napupuot ating kapwa, napupuot ating anak, asawa, kapatid, mag-anak, dahil po sa ating pamumuhay na accept natin, anak tayo ng Diyos, Kristiyano po tayo, pero napakalayo po sa pamumuhay natin. Hindi natin mapakita sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. Talaga, namumuhay tayo sa liwanag. Bakit? Kailangan ipakita natin ang liwanag sa mga tao. Liwanag, pamumuhay po na katuwiran. Kasi ang liwanag, ito ang gawa ng matuwid. Sa Matthew chapter 5, verse 16. Paliwanagin ninyo ang iyong liwanag sa mga tao upang makita nila ang matuwid ninyong gawa at parangalan niya ang inyong Ama na sa langit upang makita ang matuwid na gawa. So kung nais pakita natin ang liwanag sa mga tao, matuwid na gawa. Kasi ang matuwid na gawa, damit natin yan sa araw ng kasala ng kordero. Damit. Tanda po natin, hindi pwede harap tayo sa hukuman na hubad tayo. Ibig sabihin, hindi tayo makadamit. Kasi ang Matthew chapter 22, in verse 11 at 13, nang pumasok ang isang hari sa panoorin ng kasal, ito kasal ng kordero, ibig sabihin ito, patalingaga po ito, pagkasal na ito, ito po ang muling pagkabuhay. Nakita niya isang tao doon sa loob ng kasalan na isang panuuhin, hindi nakadamit ng damit pang kasalan. Din sinabi ng hari, kaibigan, paano pumasok ka rito na hindi ka nakadamit ng damit pang kasalan? So, hindi nakaimik. Hindi nakasagot ang lalaki. Ganyan po, mga kapatid. Hindi pwede na haharap tayo sa hukuman, hubad tayo. Sapagkat hindi karapat-dapat sa langit ang hubad. So, ang gawa ng katuwiran, damit natin ito, puting damit, na ayon po sa Pahayag chapter 19 and verse 8, na ang damit na puti, ang matuwid na gawa ng mga pinagbanal ng Diyos. Tayo po yan, loobin ng Diyos sana. Huwag natin hayaan na habang salimutan tayo, mahawaan ang damit na ito. Ibig sabihin, huwag sabihin natin na tayo Christian, pastor ko ng palataya, palito kapag turo, na namuhay tayo ng matuwid at namuhay tayo ng masama. Hindi pwede sa isang bukal magmumula ang isang dalawang klase ng tubig. Tubig tabang at tubig alat. Hindi pwede sa isang bukal. Ibig sabihin, sa ating bibig, hindi pwede magagaling po ang mabuti at masama na ating pumuhay salita. Hindi pwede, mga kapatid. So, dapat natin patunayan itong pagkristyano natin kung ano ang basihan. Now, pagpasok na hari, may isang tao na pumunta doon sa panuuin ng kasalan na walang damit. Now, sinabi niya, kaibigan, paano nakapunta ka dito na hindi ka nagdamit ng damit pang kasalan? Huwag hayaan, mga kapatid. Haharap tayo sa hukuman, hubad. Wala tayong damit para sa atin. So, saan tayo papunta? Impyerno. Kasi ang sabi sa 13, kaya sinabi na hari sa kanyang utusan, talian ninyo ang kamay at paa at itapon sa madilim
doon sa labas. Doon siya iiyak at mangalit ang kanyang ipin. Kaya kailangan natin itong matuwid na pamumuhay. Ito ang suot natin. Ito, mga kapatid, ang kasiguruan na karapat-dapat tayo sa pagharap sa hukuman. Kasi may damit tayo, gawa ng katuwiran. Sinabi ko na nga sa Payag 19 verse 8, na itong damit natin na puting-puti, gawa ito ng katuwiran. Bakit tayo kailangan magawa ng katuwiran? Hindi pwede walang damit. Kasi ito po, isang halimbawa, isang talingaga po ito. Pagpasok ng hari, mayroon isang tao na hindi nakadamit. Kaya, itinapon po sa labas. Mapatid. Sinabi niya sa verse 13, kaya sinabi ng hari sa kanyang utusan, talian niyong kamay at paa at itapon sa dilim, doon sa labas, doon siya ay iiyak at mangangalit ang kanyang ipin. Ganon tayo pag hindi natin alam ito, ang pamuhay Kristiyano, pamuhay na may kasiguruan ng kaligtasan. Anak tayo ng Diyos, ating kibers nga sa 1 Peter chapter 2 verse 1, na anak, mga anak na tayo ng Diyos, mga patid. Dahil pinanganak tayo muli ng Diyos, talikuran ninyo ang lahat na uri ng kasamaan, pandaraya, pagkunwari, pagkainggit, at lahat ng paninira ng puri. Kasi mga anak na tayo ng Diyos, ito, talikuran ang uri ng kasamaan, lahat ng uri ng kasamaan, lahat ng uri, hindi sinabi na anong, basta lahat ng uri ng kasamaan, nakakasama sa pananita, nasama pag-iisip, nasama, masama po ating nalaman, masama ating mga ginagawa, huwag, talikuran na po yan, pandaraya, pagkunwari. Kasi ito pagkunwari, simba-simba lang ng linggo, simba-simba lang, so paglabas ng simbahan, yun wala pa rin. Disim pa rin ang ugali, disim pa rin pamuhay. So pagkunwari po yan, simba-simba nga. Kaya minsan po, may kasabihan, simba-simba yan, ganun pa rin, di ba? Minsan po, yun mga tuwiran ng salimutan. At yan talaga, napatunayan natin, mismo sa ating mga pandinig, ay nasabi po ng tao yan. Simba-simba yan sila, pero ganun pa rin. Hindi pagkatiwalaan ng mga sinasabi, mga sinungaling, nanira ng kapwa. Di ba? Ganun din. Ito po is a realidad ng salimutan. Mapakinggan po natin siguro sa ating paninig. Siguro, napakinggan natin po yung ganyan ng mga salita. Simba-simba, ganun pa rin. Simba, magkasala pa rin. Ginawa pong rason ng iba din. Ganun pa rin. Tingnan nyo sila, pari, pastor, tagapagturo, Christian daw sila. May panampalatay daw sila, pero alapam, ganun pa rin. Walang pagbabago. Di ba? Minsan, imbis yung salamin, tayo ang salamin, tayo na pong nakakatisod. Saramin tayo sa limutan. Dito nakatingin sa atin ang mga hindi Kristiyano at nasa dilim. Paano nasa dilim sila? Tayo nasa liwanag daw, pero ang ating gawa, para nasa kadiliman. Kasi napukot pa rin tayo kahit sa ating pagkapasok, kasi para ito kapagturo, manampalataya, ang puot nasa puso pa rin natin. Hindi pa tayo karapat-dapat talaga sa harapan ng Diyos. Kaya dapat tanggapin natin ang totohanan, mga kapatid. Hindi pa po uli ang lahat. May pagkataon pa po. Mga pati, Ecclesiastes chapter 9 and verse 4. Habang buhay pa ang tao, may pag-asa. Kaya huwag hayaan ang pag-asa na ito ay hindi maasahan. Ang pag-asa natin, buhay na walang hanggang. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo is sa Romans chapter 8:24, ligtas na tayo ngayon. Pero, hindi pa natiyak. Pwede pa natiyak. Nakipaglaban pa tayo sa ating laman, physical, itong pagnanasa at spiritual, nagbibigay ng buhay na walang hanggang. Pagnanasa, mga kapatid, hindi maiwasan ito dahil po sa katabang pa tayo, sa laman pa tayo. At hindi maiwasan pa muna ng laman, pero nasa ang Espiritu ng Diyos, nagtuturo din sa atin para huwag pagbigyan ang pagnanasa ng laman. Yan po yung sinasabi, mga kapatid, Apostle Pablo, Galatians chapter 5, verse 16, mamuhay kayo sa Espiritu upang hindi mapagbigyan ninyo ang pagnanasa ng laman. Ibig sabihin, aatin sundin ang Espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos, para maiwasan ang pagnanasa ng laman. Mga kapatid, yan lang po ating isisir po sa inyo, sa lahat ng ating mga viewers, listeners, dito po sa YouTube channel, sa Facebook. So huwag kalimutan, i-like and share lang po natin, or subscribe din, i-post natin ang notification bell for update every day, new videos or live streaming concerning the Word of God about the salvation in the day of Jesus Christ. Once again, I am Pastor Lito Maka, Apostolic Believers for Christ International. Listen to us, grace, mercy, and peace. Be with us, Jesus Christ. Amen.